Good morning, Tony, Carmina. Ang inaasahan na mangyayari sa hearing sa pagitan ng Grab Philippines at LTFRB ngayong araw ay ipapademonstrate sa Grab Philippines ang kung paano sila naniningil ng pasahe o kung paano nila chinacharge yung mga pasahero gamit yung kanilang app, kung paano rin nila kinocompute itong final na pasahero na pasahe na sinisingil. Ipinatawag kasi sila ng LTFRB para ipaliwanag yung 40 pesos na dagdag bayad kapag may cashier ka o may kasamang isa pang pasahero sa sasakyan o yung tinatawag nilang Grab Share at yung minimum pa na 85 pesos kapag maikli ang biyahe o mga rutang wala pang isang kilometro. Nauna nang ipiniliwanag ng Grab Philippines na dati na nilang feature sa app ang Grab Share na available lang sa ilang mga lugar tulad ng Makati. Ayon pa sa Transport Network Company ay mas makakamura nga raw kapag may cashier o kasabay sa Grab o yung tinatawag nilang multi-stop. Halimbawa, kung ang ruta ay mula sa Araneta Coliseum, dadaan sa SM Mega Mall para mag-pick up ng pasahero at ang huling destinasyon ng dalawang pasaherong ito ay sa Mandaluyong City Hall, ang paghahatian ng dalawang pasahero sa multi-stop ay 513 pesos. Pero kapag walang multi-stop feature sa parehong ruta ay 591 pesos. So nakatipid ng 78 pesos doon sa Grab Share. Sa 85 pesos namang minimum fare na sinasabi ng LTFRB, ay ang paliwanag naman ng Grab Philippines ay ito yung sa mga rutang maikli lang o yung mga pwede namang lakarin. Ang layunin daw nito, ito ay para maiwasan umano yung mga naluloko sa mga Grab driver na magbubuk pero hindi naman itinutuloy at para siguraduhin na may kita pa rin yung driver kahit maikli lang yung ruta. Nauna na rin sinabi ng LTFRB na may inconsistency sa paniningil ng Grab. Kaya nga gusto nilang makita ngayon kung paano nga ba kinocompute ang pasahe at kung paano ba sila naniningil gamit ang app. Ipinagpapaliwanag rin ang Grab kung paano rin nila sinisingil ang surge fee sa mga pasahero, lalo na kung pahirapan yung pagbubuk ng ride at halos walang masakyan dahil rush hour. Tony? Yung bang computation na ipakikita ng Grab Philippines sa LTFRB, Jackie, ito ba ay isa sa publiko or ito ay para sa kanila lamang paalaman? Yan ang itatanong natin mamaya sa pagdinig dahil tayo pinayagan lang tayo bago magsimula at pagkatapos ng hearing, pero hihingi natin yung computation na yan. Dapat isa publiko yan, ano? Dahil nga may tinatawag na fare matrix na aprobado ang LTFRB. At dun sa approved na fare matrix ng LTFRB, ang mga TNVS, katulad nga ng Grab Philippines, ay dapat ang minimum fare nila ay 45 pesos. Pero yun nga, ang kine-question ngayon, bakit may minimum fare na 85 pesos para sa maikli ang ruta? Ang isa pang ang tanong ay bakit may dagdag na 40 pesos kapag may pick upin na pasahero sa parehong Grab Share. So yan, pagpapaliwanagin ngayon ang Grab Philippines dyan sa Grab Share na yan, kung paano nila kinocompute ang mga ito. Yeah. At saka Jackie, kung halimbawa na pag-alaman nga dyan sa hearing na may paglalabis ano, sa pagsingil, paano kaya yon ibabalik? Yan din ang pinag-aaralan ng LTFRB kung meron nga bang overcharging na na-violate ang Grab Philippines. Dahil base sa Joint Administrative Order, kung ibabase lang naman doon ay 5,000 pesos kada pasahero ang multa sa ganyan. Pero malalaman natin mamaya kung nagkaroon ba ng kalabisan dito sa paniningil ng Grab Philippines. Dahil ito pa nga lang yung pangalawang hearing nila sa Grab Philippines. So wala pang inaasahang desisyon sa ngayon. So ang inaasahan mamaya ay magpapaliwanag o i-demonstrate ng Grab Philippines sa board members ng LTFRB kung paano itong kanilang paniningil. Okay. Sige. Abangan natin yan mamaya kung ano magiging resulta ng pag-aharap ng mga taga-Grab Philippines sa LTFRB. Jackie, thank you so much.